south. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga 2 taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, huwag na magasto na para dalhin pa kayo dito. Doon na kayo ilibing. Wala naman kayong mga... Doon niyo ipakita yung kalokohan ninyo. Eh, hindi ako mag-retraining. Anong retraining ko sa inyo? Putang ina, tapos na training ninyo araw-araw. Ano retraining ko? Yung utak ninyo. Eh, hindi ko madala yan ganun eh. Galit kayo sa akin, hintay ninyo kung matapos na pagka-presidente ko. Magbarilan tayo. Kala siguro ninyo na let's check eh, papatulang ko talaga kayo. Prepare to move out. I'll give you two weeks from now, 15 days. Mag-ano na kayo, start to move out. If you do not want to go there, go to your superior officer and tell them that you are going to resign. Otherwise, ayaw ninyo, hanapan ko kayo ng mali. Kayo nandito, mga gago kayo eh. So meron talaga ako masilip. Either I will dismiss you. Alam mo, kailangan ng Pilipinas isang squad ng Army, Navy, pati Air Force, Police to keep track of you. Kasi karamihan ng mga police yung na-dismiss, yon ang mga sindikato kasi may alam kayo. Kayo ang pinakadelikadong kriminal pag naalis sa pulis. Alam ninyong pasikot-sikot eh. Alam ninyo kung putang ina, papatayin ko talaga kayo harap ng Pilipinas. Kayo ang magdroga-droga, anak ng pasensya na lang. Hindi ako magdalawang isip. Kayo ang extrajudicial killing talaga. Totoo yan. Pag naalis kayo, if you opt to retire, then behave. Maghanap kayo ng hanap buhay ninyo na malinis. At kayong mga pulis na dati mga sindikato, wag na wag kayong pumasok. Because I will create a battalion para lang to keep track of your movements. Because it has been the sad experience of this country that the most vicious criminal